Hello, magandang araw sa lahat. Sa video tutorial ko po na ito, turuan ko po kayo kung paano gamitin itong Orico. Orico 4Bay 2.5-3.5 SATA HDD at pwede rin sa SSD docking station. Yung module po ito is 6648US3-C. Dito po, supported po niya yung USB 3.0 at toll free na po ito, diretso na. At meron itong 5 gigabit per second. At atin ng first, yung kukuha muna tayo ng destination ng na hard disk. Ito po yung WD Green. Green po ito. WD Caviar Green. 500 GB. Dapat kung gagawa kayo, mag-rolling kayo, dapat yung source nyo mas maliit kaysa sa destination nyo. Dapat okay na yung destination nyo kung 1 terabyte. Basta hindi siya below 500 gig. Kung 500 gig yung source nyo, dapat yung destination nyo is 500 gig pataas. Pwede siyang 1 terabyte o 2 terabyte. Then kayo na mabahala kung mag-extend kayo ng volume sa disk management. Okay po, kukunin ko muna po yung source po. Ito na po ang ating source hard disk po. Ito, ang brand po niya is Seagate Pipeline 500 GB. Tapos, lagay natin dito sa source. Ayan. At dito naman po sa mode niya po, kung gusto mo gawin siyang enclosure, dito nyo lagay nyo, i-set nyo lang dito sa PC. Kung gusto nyo maging cloner siya o mag-clone kayo, i-set nyo sa clone mode. Yan. Ito po dito ay sa kung enclosure po yung mode niya, gagamit ko kayo ng USB connector na 3.0 ganito. Meron po siyang USB 3.0 po. Then papuntang PC. Yan. Clone. At ito pong close ang Orico na cloner na po ito is 1 year na ko na po itong ginagamit po. At yung price po binili ko po ito is ta 4,700 po. Hindi ko po alam kung magkano yung update price niya ngayon sa atin. Yan. Tapos, kung makikita niyo po, may turn on po dito. Turn on niyo lang po. Tapos, mag-iilaw. Yan. Yung umilaw po is itong HDD4 at HDD2. So, syempre po, ito po yung HDD1, 2, 3 and 4. Yung HDD4 po, yun po yung source niyo po. Source hard disk. At yung 1, 2, 3, ito po yung target o yung destination niyo po. Tapos, simple lang po yung gagawin niyo. And kukunin ko muna yung camera para makita niyo ang gagawin ko. Ayan, close up natin. Ayan, close up natin po. Tignan mo na. Ayaw. Kung makita niyo po, ito po yung reset. Reset po ito. Ito po yung reset. Yung gagawin nyo lang po is i-click muna natin tong reset po. Pag-click po natin, kung makikita nyo, nag-reset po siya doon po sa may HDD4 at HDD2. Tapos mag-reset, click nyo lang tong start twice. Ay, press nyo lang to twice. Sorry, press pala. Press it twice. 1, 2. Tapos, mag-blink yan po. Malalaman nyo po yan kung tapos na yung cloning po.
magi-steady na po tong 4 blinking na orange light po. Magi-steady po yun po. Kung tapos na po yung pag-clone niya po. Sige. Hintayin muna natin. Kung mga 2 to 3 hours po, depende po sa dami ng yung sa dami ng files po. Sige po. Hintayin muna natin. At yan, natapos na for almost 2 hours na cloning, natapos na din siya at naka-steady na yung 4 orange na nagbi-blink kanina. So, dahil tapos na to, ipa-power off na lang po natin. Paki-press lang tong color blue na may power indicator. Yan. At pwede na to hugutin tong hard disk sa nilalagyan niya. At yan. Yan muna sa video na to. Kung nagustuhan mo yung video, like and subscribe na rin at pakiclick na rin ng notification button para updated kayo sa lahat ng video ko. Maraming salamat po at yun lang.